Ang napag-usapan pong mga sitwasyon namin ay ilang mga bagay na po. Yung tungkol sa mga bata, yung kulang ng interes sa mga tinuturo, ano, kailangan mas maging interesting at na-relate sa buhay nila sa araw-araw, ano, lalo-lalo na sa makabagong teknolohiya at mga bagay na kanilang ginagawa na sa araw-araw. Ikalawa, yung kawala ng motivasyon ng mga bata, ng mga sa kanilang buhay, yung kaawasan ng dapat, yung pagiging pampano nila sa kung ano meron sila, yung buhay nila ngayon, ano, kawala ng motivasyon. At nalilimutan kaagad yung mga itinuturo, ano, ng mga katikista. At sa parish setting naman, kalimitan sa mga meetings ng parokya, ang PBC nakapokus kalimitan sa mga kagawain, mga fundraising, kukulang sa pastor at approach, ano, sa, para sa tao, ngayon yan, sa hirap na po. So, ano ba ang mga dahilan sa mga bagay na ito? No? Yung sa mga bata na nawawala ng interes, ano? Kasi nga, kulang din ng influensya yung magulang, ano? Walang follow-up ang magulang. Kumbaga sa bahay nila, iba yung setting o iba yung buhay na itinuturo sa kanila ng mga magulang, ano? And at the same time, bilang mga katikista, siguro nagkukulang din tayo sa mga yung techniques, ano? Mga makabagong skills upang mas maging effective yung ginagawa natin katisismo sa mga bata. No? At syempre, yung mga bata, natutuon din sa taro-laro, no? Panood ng TV, kaya madaling nalilimutan yung mga tinuturo natin. At sa parokya naman, syempre, pag may mga meeting-meeting dyan, ano, kasama ng mga katikista, kalimitan ayaw nating magsalita kasi baka matatakang tayo bilang mga nagbibigaling hindi umano sa agos kung ano man yung pinag-uusapan o takot sa padre o kung ano yung gusto niyang gawin, ano, baka pag sumabong na tayo iba yung magiging impression sa atin. So ang solusyon po doon o yung pagkilos natin pwedeng gawin yung paulit-ulit na pagtuturo sa mga bata. Ano? Kung ano man yung topic, siyempre nire-review natin para may katak sa kanilang isipan yung mga pinag-uusapan natin, yung ating pananampalataya na mahalaga talaga para sa kanilang buhay. And at the same time, sana, especially through the DCM, ano, maturuan tayo ng ibang mga skill, ano, sa pagtuturo, hindi lamang yung sa lesson plan, kundi ibang mga skill para mas maging interesting. Ma-update tayo sa modern technology, sa makabagong paraan na pakikisalamuha sa mga bata. At syempre, yung siguro yung pagiging konsensya ng parokya kasi ibig sa lahat ay mga katikista ang mas nakakala kasi yung formation natin regular at ano, hindi katulad ng ibang organisasyon. Alam niya, tinuturo yung Year of the Poor, ano? Siguro, mag-suggest tayo ng paraan para mas maging relevant tayo sa pang-araw-araw na buhay sa parokya. So, ayun po. At the same time, yung pag may parish activities tayo sa parokya, ano, senior program, medical mission, magkaroon tayo ng katisismo, no? Bago maganap yung mga bagay na yun. So, yun po yung sharing namin.